again. This is Maymay. Welcome again sa ating channel, MCV's World. Ayan. So, kumusta na po kayo lahat, guys? Ayan. So, na-miss niyo po ako. Ayan. So, ang ating gagawin sa video na ngayon, ang gagawin natin ay ipapakita po ulit natin paano mag-prepare ng isang whipped frosting. Ayan. So, kung napanood niyo na po yung dati kong in-upload, that was 10 months ago, how to prepare a whipped frosting with revealing my recipe. Ayan. So, naglagay po tayo ng flavor ng cream cheese frosting at saka lemon McCormick. Okay, ang gagawin natin po ngayon ay same thing pero ibang procedure. Dati kasi yung ginawa ko sa video natin, yung in-upload natin 10 months ago, sinabay ko yung water sa whipped. Okay? Pwede niyong gawin yon pero make sure lang na bibit talaga na maigi kasi may tendency na magkakaroon ng lumps kung hindi na bibit masyado because hindi na, ang iba kasi hindi na i-scrape pag nag-a-add yung water at saka paste agad. Okay? So, I learned from that mistakes na dapat ibibit mo na yung as the way na indicated sa ating pouch ng whipped. Kasi nandun sa likod, beat mo na yung, kasi hindi tayo nagbabasa. Alam nyo, relate kayo dyan. Kasi nagmamadali tayo agad-agad, prepare ka agad, diba? Anyways, from that mistake, nalalearn naman tayo. Magandang nagkakamali tayo or nagmi-mistake tayo sa ating mga preparation, sa pag-bake, sa pag-frost. Kasi from that mistakes, guys, tayo po ay natututo. Nai-improve, nai-enhance yung ating mga ginagawa. Pero dapat less mistakes para less sayang, di ba? Ayan, so, ang gagawin ko po ngayon, unahin ko natin, i-beat muna yung whipped paste bago dagdagan natin ng water. Of course, maglalagay tayo ng stopwatch para makita nyo po kung ilan talaga ang minutes na i-consume natin in the preparation of our whipped. Kung talagang may overbeating ba yung mga ganon, o kasi may mga tanong na-overbeat po ba si whipped? Ayan, so ipapakita ko po during the preparation, the demo, mayroon tayong stopwatch na ipapakita para alam nyo po kung talagang ilang minuto ang nagugugol natin sa pag-prepare. So kung may mga nagtatanong, ilan na po ba ang whipped flavor ang ng Bakersfield? Meron po silang dalawa, isang classic at isang butter. Whipped Classic, Whipped Butter. Kung magtatanong, magkaiba po ba yung lasa? Magkaiba po ba yung consistency niya? Prepare, paano natin i-prepare? Parehas lang ba? Yes, parehas lang po. Same lang po yung procedure. Yung isa, kaiba lang po yung lasa kasi flavored with butter. Pero yung isa, classic, original lang po. Pero parehas po silang masarap. Kung gusto nyo po magtatanong, pwede po ba i-mix? Yes, nasubukan na po natin i-mix yung whipped butter at saka whipped classic. Pwede po. Pwede po sila i-mix. Masarap po yung result lang. 1/4, 1/4 gusto nyo i-mix. Mag-try po kayo. Pero yung minix ko po yung na-whip na po. Masarap po sila. As in lalong sumasarap yung butter na may classic, i-combine, wagas. Ang sarap, yes. So, mag-explore, mag-experiment, ayan, widen our imagination, yung ganun, para at least naman tayo mismo makaka-discover, di ba? Kung gusto nyo magtatanong, pwede ba ang whipped classic gawing for piping, gagamit tayo ng Russian piping tip? Pwede po, pero you have to less your water content. Same as the butter. Yung butter maganda din po i-pipe kasi di ba normally pag nagpa-pipe tayo, ginagamit natin buttercream. So you can use the whipped butter na po. Less water lang, 250 grams yung isa suggest ko kasi yun maganda ang consistency niya. Kapit talaga, form na form yung kung ano yung hugis ng isang piping tip. As in, malinis po yung details, yun. So, 250 grams. Para sa akin po, yun po. Pero kung gusto niyo naman magdagdagan, nasa inyo na po yun, kung gusto niyo po nang magdagdag pa ng konti. So, suggest ko po 250 grams ng very cold water. And then, chill niyo po 1 to 2 days para maganda talaga. As in, mag-intact talaga yung, ano, yung frosting. As in, mag-firm talaga siya. Okay? So, kung mapapansin niyo kung butter yung gagamitin niyo, of course, yellow talaga, natural color ng butter. Meron siyang color na yellow. Huwag ko kayo mag-alala kasi pag once nabibit na po yun, nagla-lighten up po yung kulay nun. And then, pag mag-a-add kayo ng colors, walang problema kasi nag-a-adapt naman yung kulay kahit nasa light, may a bit of light yellow siya. So, i-lighten up lang siya para makapag-add tayo ng colors. Any colors will do. Gel color, liquid color, basta yung liquid form na colors,
mag-ingat lang po tayo sa paglalagay kasi maapektuhan po yung consistency ng ating frosting. Much better to use gel. Ina-advise pa rin kung ano nga yung best. But lahat pwede gamitin according to your choice, according sa gusto natin. Okay? So, walang bawal dito. Basta gusto nyo, gora! Okay? Nagbibigay tayo ng best suggestion, recommended, ng mga ganito para mas ma-improve, ma-enhance, at mas magandang result. Okay? Kaya ganun po. Okay, so we will proceed na po sa ating demonstration. Kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe sa ating channel, please do so. Subscribe MCV's World. And don't forget to hit like kung na-enjoy nyo po yung video natin. And don't forget to click that bell icon para po kayo nanonotify sa ating mga videos. Kung may katanungan po kayo regarding sa video natin, sa preparation, just please comment down below sa comment section. Then sasagutin po natin yung mga katanungan nyo. At kung makonsolidate natin, madaming katanungan, pwede tayong gumawa ng videos. Then masya-shoutout po natin kayo. And with your questions. Okay, so let's proceed. So first, syempre, ang ating kailangan natin ng isang 1 kilo of whippet. Ang temperature niya ay tamang-tama. So kung nabili po natin ang whippet na napakalambot, ang gagawin lang, i-chill lang natin ito 5 to 10 minutes. Huwag tagalan para hindi naman tumigas. Yung tama lang, yung ganito. Kasi pag sobrang lambot, sabihin natin na magre-result ng soft frosting. So, i-chill lang talaga natin ito. Kaya nga may nakalagay dito, keep away from direct light or direct heat and light, diba? Kasi pag may expose talaga si whippet ito, itong pack na to, sa mainit na temperatura or yung storage natin is napakainit, lalambot talaga siya. Yun ang weakness ni whippet paste. So, kung hindi may iwasan na ganito ang temperature ng ating paste, i-chill lang natin ng 5 minutes to 10 minutes. Okay? Then, good to beat na siya. Kami tayo ng gloves. Ito po ay vinyl gloves. Nabibili ko po ito online. Kung gusto niyo po ng mga ganito, sa Shopee ko lang to. Shopee, hello. Ayan. So, ano siya, powder free. Maganda siya kasi very, ano siya sa ating kamay. Fit na fit. May nabili kasi ako dati, Diyos ko po, nalalaglag sa aking mga daliri. Kaya, order ako sa online, which is nakakuha tayo ng magandang product naman. Medium size po ito, kasi maliit yung kamay natin. Kung maliit, sobrang liit naman ang kamay nyo, small size. Kung malaki, large. Pwede no, kung mayroon silang XL. Ayan. So, 100 pieces po ang nasa loob nito. Okay, gagamit po ako ng stand mixer sa pag-prepare ng ating whippet. Ito po ay Hanabishi. Ayan, i-flex din natin kung ano mga ginagamit natin para hindi lang whippet ang mag-flex. Ayan, ito po ay Hanabishi. 4.2 liters yata ang capacity nito. Isang pack ay kasyang-kasya na sa ating mixing bowl. So, yung Hanabishi, nabili ko ito matagal na. Pangalawang Hanabishi na to, kasi syempre, na-burn out yung isa. Na todo natin nagamit. Kaya sabi nga, pagpahingain natin kahit makina. Kasi napapagod din sila, hindi lang yung tao. Ayan. So, mayroon po siyang attachment. Ito, paddle attachment. At saka, balloon whisk attachment. So, sa pag-beat, pwede nyo namang gamitin to. Pero ako, direction ako sa balloon whisk. Pero magsisimula tayo sa 1 speed. 1 to 2 speed. Hindi pwedeng pabilisan kasi baka mabali yung ating balloon whisk. Ayoko na mag-attachment kasi same lang naman siya. So, daming hugasan. Ayan. Pag sobrang tigas ng paste nyo, ito gamitin nyo. Pero kung ganito naman ka, tamang soft lang, hindi matigas, hindi sobrang lambot, okay na siya sa balloon whisk. Okay? Kung magtanong magkano bili ko nito, nasa noong 2 years ago, nasa almost 6K. Yes. Matibay ba to? Matibay naman siya. Depende sa paggamit po. Kahit anong product naman, kahit anong brand naman, depende yan sa paggamit natin. Kahit branded pa yan, talaga mangingisay yan kung maling paggamit. Diba? Kahit mura ang product, kung babalas naman tayo, may factory defect yung nabili natin yun. Talaga. Kasi dati, yung nauna kong nabili nito, may factory defect. Hindi pa siya nag-isang buwan, talagang hindi na gumana. So, ayun. So, swerte-swerte din pag may, sa pagbibili natin. Anyways, proceed na tayo.
Ah, by the way, may cover pala ito. Napakita ko to nung unang video ko na may cover siya. Pwede kong lagyan, pwede hindi. So, ngayon din na lang ako naglalagay para iwas hugasan din. Kasi ako lang mag-isa, walang maghuhugas. Charot. So, unti-unti ko lang nilalagay. Hindi ko lang pinapabilisan para walang mga splash. Kaya nga mag-umpisa tayo sa one speed. Okay? Alright, so sa pagbukas, gagamit ako ng this one cutter. Pwede naman gunting kung gusto niyo yung gunting. Walang problema kahit ano, kung anong meron kayo. Ingat lang kung gagamit tayo ng cutter kasi napaka-sharp nito, okay? So, kung babawas lang kayo, like one half, kung konti lang ang gagamitin nyo, dito na kayo, ikat nyo lang kung saang part lang ang babawasan nyo. Palabas lang yung frosting, scrape lang, and then, i-clear lang ito, ilinisin lang, i-tissue nyo yung mga extra frosting dyan, then, i-press down lang yung mga extra paste, and then i-fold, then cover it with cling wrap or ilagay sa Ziploc, then i-store nyo lang sa room temp or ilagay sa chiller para ma-prolong yung shelf life niya, okay? At para ma-protectionan naman yung paste natin. Okay, huwag nyo ilipat yung paste sa ibang container kasi ang gamit ng, ang anong tawag nito? Yung pack niya, tetra pack ba? Ito po yung talagang nagpo-protect sa paste. So, huwag nyo lang ilipat sa iba. Not unless na nilagay, kinuha natin at naging winip natin ng lahat ng paste ng isang kilo, dito, i-store natin sa chiller with sa dry na container. Or pwede ako actually, pag nag-i-store ako, dito na. Dito ko talaga lang. Lalagyan ko lang siya ng cling wrap. Oo. Para dire-diretso bit na agad. O, diba? Nagkukuha lang ako ng part of the frosting kung nag-flavor na ako. Like, lalagyan ko siya ng obe flavor, ng flavor rate, ng ganon, ibang flavor. Nilalagay ko sa isang bowl. Tinitimbang ko to 300 to 400 grams yung whipped frosting. Saka ako nag-flavor. Pero ito, yung original flavor lang siya. Walang halong flavor. Para at least napro-prolong yung ano niya. Tumatagal siya. Na nandyan lang, nakastore. Okay, proceed na tayo. Kita ko ito, pang-scrape. Kasama pala ito sa accessories dito sa Hanabishi. Okay, so itong gagamitin natin pang scrape. So, peel off lang natin ng ganyan, o diba? Ayan. Ganyan yung itsura niya. Okay. Pag si butter naman ang bubuksan natin, yellow na yellow yan. Parehas lang yung procedure ng pag-prepare ng ating whippet, butterman or classic, same lang. Pero yung tubig na linalagay ko, parehas din, 250 at first. Pag after ng chill, pag-chill na, naglalagay na ako by tablespoon. So, probably umaabot ako ng 300 to 320 grams na water, pang coating lang. Pero pag alam kong pang flowers yung gamit ko, hanggang 250 lang talaga. Tapos kung ginagamit ko siya for coating, naglalagay na lang ako ng water, ng additional water, para mag tamang consistency para sa pang-cover ng cake naman. Pang-flower lang yung 250 ha. Pang-coating, pwede tayo umabot ng 350. Depende na sa gusto nyo, kung anong consistency ang gusto nyo. Kung gusto niyo naman ubusin ng 500, nasa sa inyo po. Pwede naman po yun. Kasi up to 500 naman yung standard eh. Yun lang. Mas maganda, sinasuggest na one kilo yung preparation natin, then i-chill lang natin sa freezer kasi it will last 1 month. Kaysa naman mag titingi-tingi tayo ng preparation, 'di ba? Mas maano sa kuryente 'yan. Tip po 'yan, guys, ha. Mas magandang i-prepare natin yung whippet. Alam natin within this month madami tayong gagawin. So prepare na lang natin, tapos ilagay natin sa chiller or sa freezer. Wala munang flavor, water lang muna. 250 grams. Kung gusto nyo po ha, yung ganong way ng preparation. Maganda po. Yun na po yung ginagamit ko naman talaga noon pa. So, hindi po ako magsasuggest sa inyo na ikakasama nyo. Okay? So, nasa sa inyo po din po yun kung gusto nyo. Walang pilitan. Tayo dito ay nabibigay lang ng mga suggestion. It's up to you to follow or not. So, ayan. So, ganyan lang po ang paglinis ng ating
pack. May nagtanong, umabot ng 5 months yata yung frosting niya tira sa ref. Tinanong kung pwede pa daw gamitin yun. Actually, napakatagal na po yun. One month, pwede naman mag-extend ng 1 month, pero 5 months, it's too long. Masyado na pong matagal yun. Hindi na po tayo makakapagbigay ng assurance sa security ng ating, kasi pagkain edible yan. So, make sure na hindi po tayo lalampas sa suggested na shelf life ng ating pagkain. Okay? Ganun. So, mag-umpisa po ako sa 1 to 2 speed hanggang mag-beat lang natin siya. So, nakikita nyo naman yung texture pa niya, diba? Ganyan pa. Then, after mabit natin yan, makikita nyo yung itsura niya. Wala mo ng water. Mamaya na ako mag-add ng tubig. 1 to 2 speed lang. Naka-time speed lang po siya para mabilis tayo, okay? Ayan. So, naglagay po tayo dito ng stopwatch para alam natin. Stop ko muna. Ayan. Stop ko muna siya. So, for 2 minutes. Ayan, no. Pero sa ibabaw pa lang yan po, ha, yung nabibit. So, kaya sinasabi natin, we have to scrape the sides. Kasi, yan, tingnan nyo. Ito yung soft top, ito yung nasa ilalim. Tingnan nyo. Ito yung top, ito yung ilalim. So, paste pa yan. Ito, nabit na. So, nagla-lighten na siya, o, diba? So, kailangan talaga natin i-scrape talaga from sides to bottom. Kasi may paste talaga dyan na hindi talaga nasasali pa. So, magwa-wonder kayo bakit may buo-buo sa inyong mga frosting. Dahil hindi po natin nabit lahat. Tayo yan, na-scrape ko na po siya, then itutuloy natin ang pag-beat. For now, kasi medyo talagang lumambot na siya, pwede ko na siya i-increase hanggang 4 to 5 speed. Then later, ima-maximum ko. Okay? Kaya na ni balloon whisk ang ganun. Okay, then i-start ko na yung ating stopwatch para mag-proceed. Ayan, so, mga more than 5 minutes na siyang binibit natin, o diba? Mas magandang may orasan para alam natin talaga yung exact na pagbit. Kasi si tinatanong, nag-overbit, may overmixing ba or overbit yung whipped? Actually, wala. Yung consistency na kakapa-apekto lang talaga sa water content na linalagay natin. Hindi po sa pagbit. Ito na po yung itsura niya. After natin na whip, like almost 6 minutes, ayan. So, kung napapansin nyo, wala na po tayong nakikitang paste dyan. Ayan, o, diba? Ganyan na po yung itsura niya. O, nag-lighten up na yung paste natin. Kumbaga, nag-aerate na yung paste. Nagkaroon na siya ng hangin sa loob, kaya umalsa na po siya. Kumbaga, burnate na natin si paste. Anyway, so, at this point, pwede na natin siyang lagyan ng water. Okay, so meron tayo dito 250 grams of cold water or 1 cup of cold water. Okay, so yan lang po muna ang nilalagay ko sa first preparation ko. Kung walang cold water, okay lang, sasabihin wala kaming ref,
pwede naman kahit room temp na water. Yun nga lang, malaki magiging difference po sa consistency at saka sa volume. Kasi pag malamig na water, talagang nagbibigay po talaga ito ng bonggang-bonggang volume at saka magandang firmness at consistency ng ating frosting. Okay? So, mag-add na po ako. Di ko muna iubos para hindi tayo mag-splash. Talahati muna, almost more than one half na water. Yan. Ibit ko lang muna ng one speed para hindi naman tayo magmukhang basang sisiw. Ayan. Pag nag-dissolve na yung water natin sa frosting natin, then saka tayo mag-change ng speed hanggang to maximum. Yung maximum po nito is hanggang 9 speed. So, ayan. So, may water pa. Mamaya ko pa siya i-change. So, wala na. Change na natin siya. Tingnan nyo. O, diba? So, that is 8 minutes na. So, iyan po yung itsura niya. So, wait natin. 8 minutes na siya. From the beginning, from the start na binit natin. So, meron na tayong 8 minutes. From pag-beat ng paste to up to this. So, scrape sa mga gilid kasi may mga paste pa yan dyan. Ayan. Para pag lagay natin ng remaining water ay talagang lahat ay well incorporated na. Okay. There you go. Then, yung remaining water, ibuhos na natin. Makikita nyo. So, ito pa lang yung ano niya. Mamaya, pag beat natin hanggang maximum, makikita nyo yung bonggang alsa niya. Kasi malamig ang water. O, di ba? Always yan. It's magic. Okay? So, pakita ko sa inyo. So, ito na po yung consistency niya. O, di ba? Nag-almost, ano siya, 3/4 sa ating mixer. Pero, guys, aalsa pa to. I-chill natin siya ng one day or 24 hours, overnight. Mas maganda, machi-chill natin siya. Para talagang sumiksik siya. And then, pag binit natin ulit, talagang aapaw ito. Talaga, aapaw siya. So, yan. I-scrape natin. Yan. So, at this point, yan. Talagang maganda na ang ating frosting. Tingnan nyo yung consistency niya. Makikita nyo, parang ano siya, eh, hindi pa siksik. Kasi hindi pa siya na-chill. Pero sasabihin, pwede na ba agad gamitin? Pwede naman po. Pwedeng-pwede. Yun nga lang, ito yung ano, soft siya, hindi siya ganun ka-firm yung consistency, pero pwede na siyang gamitin. Pero sinasuggest ko, mas magandang i-chill muna kasi talagang maganda yung result niya pag pinipit natin, pag kinover natin sa ating cake. As in malinis, very glossy yung dating niya pag na-chill natin, okay? Gusto niyo talaga agad-agad, pwede niyo i-chill siya ng 30 minutes to 1 hour, 2 hours, 3 hours, mas maganda. Kung manadlian, huwag nyo lang muna i-cover kasi gagamitin nyo agad para madali yung mag-chill yung ating frosting. So, ngayon, magpapakita ako ng mag-frost tayo na hindi pa, siya naka-chill. Makikita nyo yung difference, okay? Mamaya, i-chill ko siya after 1 hour,
kukuha ako ng part of this, i-chill ko siya, then ipapipe ko. Makikita niyo yung difference na hindi pa siya chilled na ipapipe, then yung chilled na ipapipe. Okay? Yan. Magpipe na hindi po siya naka-chill. Kung ano yung consistency niya. Ayan. Maganda naman siya, di ba? Nakakapag-pipe naman tayo. So, proceed. Ayan. Pero very soft siya, guys. Very soft. So, yan po yung consistency ng hindi pa po naka-chill yung ating whippet. Naka-chill? Nag-chill po tayo mga 1 hour. So, ito na po siya. Ibibit natin ito at magdadagdag tayo ng water. Pero ang pagdadagdag ko po is by tablespoon na lang. So, mag-umpisa ako ng 1 to 2 tablespoon. Yung 1 tablespoon ay nasa 14 to 15 grams. Ito ang kada 1 tablespoon. Nag-separate po ako ng ito. Ba't ko pa nag-separate? I-chinil ko rin naman pala. Anyways, kasi kanina plano ko hindi ko muna siya i-chill. Pero chinil ko na lang para makita din yung pag-volume niya, no? So, ayan. So, andito pa rin yung stopwatch natin. Hindi naman natin to in-off. So, kanina, di ba, yung 250 grams yung preparation natin, umabot tayo ng 12 minutes na preparation. So, i-continue natin para whole preparation talaga, pag chill, yung ganun. Pero, 12 minutes lang talaga, kasi di ba like ito, ano ko to, chill ko overnight, so hindi na included yon. So, parang ano na lang yon, add on na lang ng mga minutes. Pero, pakita ko lang na chill natin after 1 hour, kung ano yung magiging result niya. Ganun pa rin, like yung previous videos na pinakita ko na nag-volume talaga siya ng bonggang-bongga, di ba? Pero kung ma-overnight pa to, pagka next day pa talaga natin to ibibit, mas maganda po yung pag-alsa talaga niya. As in, aalsa ng bonggang-bongga. Pero kahit ngayon, aalsa talaga siya. Okay? So, ibit ko muna to ng saglit. Magtatanong, pwede bang ubusin? Pwede bang ilagay lahat yung 500 grams sa whippet? Yes, pwede naman po. So, nasa sa atin po yun. Kung gusto nyo talaga ubusin yung 500 grams. So, pero sinasuggest po talaga na mas maganda 250 to 350 na water. Pang-coat lang natin sa ating cakes. Pero for piping, sinasuggest ko hanggang 250 to 260. Kung gusto nyo padagdagan ng okay lang. Pero para sa akin 250. Perfect na sa akin yung 250 grams na cold water kung gagamitin ko siya for flowers, pang pipe ng flowers. Okay, so depende po sa atin kung ano yung ano sa inyo, yung komportable at mas best sa inyo. Okay, yun ang sundin nyo. So ito, another 1 cups to make 500 grams kasi 1 cup is 250 grams. Pero hindi ko po talaga to ubusin. Magdadaglag lang ako by tablespoon. So 1 tablespoon is around 14 to 15 grams. So, okay, before that, i-check ko muna pala. Pakita ko po sa inyo kung ano yung ano niya. Diba kanina, yung binit natin siya na 250 grams, yung consistency niya masyadong soft. So, ito siya ngayon. Tingnan nyo. O, diba? Ito na po ang ating frosting. Na-chinil natin for 1 hour lang ha, pero ang ganda na niya. O, diba? So, pwede po ito natin gamitin ngayon, ngayong araw na to sa pag-frost ng inyong mga cakes. Okay? Mas maganda chinichill. Saglit. Kung wala kayong ref, sasabihin nyo, wala kaming ref, ma'am, paano yan? Pwede po tayo mag-improvise. Pwede tayong bumili po tayo ng ice, i-crack natin. Tapos, kung meron tayong basin na silver. So, kung meron kayong mga stainless pala, steel, ano ba yun? Stainless na mga ganito, pwede nyo lagyan ng yellow, then ipatong nyo yung mixing bowl dito para at least maglamig naman siya. Or, glass, yung glass bowl, ilagay nyo dito, mas mabilis lumamig. Oo. Pwede tayong mag-improvise, guys. Kung wala tayong mga ganito, pwede po hand mixer. Kaya po i-beat ng hand mixer ang 1 kilo.
Yun nga lang, kung maramihan kayong order, talaga, mangangawit ang kamay nyo kasi diba nagbabibrate yung hand mixer. So, kung maramihan, mas maganda mayroon talagang stand mixer para at least hindi naman na yung mga kamay natin. Kasi masakit din sa kamay pag hand mixer. Pero kung wala talaga din, wala tayong choice kung di gumamit ng hand mixer. Pag maramihan yon. Pero kung like volume, like 2 kilos, hindi ka kayanin dito sa stand mixer, planetary mixer na po ang makakakaya nun, okay? So, mas lalong dumadami yung volume, mas lalong medyo mahihirapan tayo kung maliliit na equipment lang ang gagamitin natin. Pero, syempre, sa home base, normally, hindi naman kayo ganun kadamihan. So, hand mixer or stand mixer is okay. Okay? Maglalagay ako ng 2 tablespoon. So, around 30 grams. So, 250 plus 30 grams. Ilan po yun? 250 plus 30 grams. 280 grams. O, diba? So, meron na tayong 280 grams na ilagay dito sa 1 kilo. Diba? Naglagay tayo ng 2 tablespoon ng water or 30 grams to make it 280 grams. So, almost a minute na inano natin kasi medyo meron pa tayong mga break yan. So, mga mostly 1 minute po ang pag-beat natin dito. Okay? So, ayan. So, hanggang ganun lang ang pag-add ko, 2 tablespoon. Kasi pag overnight talaga, pag like bukas ko pa ito i-beat, mas nagdadagdag pa ako ng more than 2 tablespoon. Pero ngayon, dahil 1 hour lang natin chinil, so hindi ko siya dadagdagan pa ng more than 2 tablespoon kasi magsusoft siya. Bukas ko naman siya lalagyan pag after ko na naman i-chill to. Pag i-chill ko kasi ito ulit eh, so bukas ko pa siya gagamitin or sa Monday, mga ganun. So magdadagdag na naman ako ng water. So, tablespoon by tablespoon lang ang dinadagdag ko. Hanggang ma-reach niya ang enough na water. Nag-i-stop na talaga ako. And then, nag-a-add na ako ng flavors ng cream cheese frosting at saka lemon McCormick. Naglalagay po ako dito like 1 tablespoon to 2 tablespoon. Depende po sa gusto ko paggamitan. Kung cream cheese, para sa yung purpose ko is for red velvet, dinadamihan ko po ng cream cheese frosting para naman magmalasang malasa talaga siya. At a drop of lemon lang. Pero yung lemon is optional. Yung other flavors are optional. Nasa sa inyo naman po kung anong gusto nyo ilagay. Pwedeng walang flavor as is lang siya. Ganito, masarap na po yan. Matamis na po yan, guys. Yes, matamis na po siya. Pero if you want to improve the flavor, ma-enhance pa yung flavor, then that's the time you can add your gusto nyong flavor. Ako, cream cheese frosting ang ilalagay ko dito. Pwede naman vanilla. Kung may mga flavored kayo dyan, like mga, kung gusto nyo ng mocha, ube, yung mga ganun. Kuha lang kayo ng part of this, lagay nyo sa ganito kung mag-flavor kayo. Huwag dito lahat. Para at least naman, ma-store nyo yung ibang plain na frosting. Kasi pag na-flavor na natin siya, like magdadagdag tayo ng chocolate flavor or ganache or favorite na chocolate syrup, ganun. So, nag-iiba yung shelf life pag na-flavor na natin. Pero depende sa flavor. Meron namang flavor na matagal yung shelf life. Depende kasi kung anong linalagay. Like yung gatas, milk ang nilalagay natin instead of water. Make sure na nakukonsume natin po. Kung milk ang nilalagay natin, make sure nakukonsume siya within 2 days. Kasi hindi siya ganun katagal ang shelf life pag milk. 2 to 3 days maximum siguro. At saka meron na siyang aftertaste pag tumatagal pag milk. Para sa akin, I don't know. So, it's up to us talaga kung ano yung mga gusto natin. Yung mga panlasa natin. Doon tayo nagmamatter sa mga panlasa natin. So, now, nag-pipe ako kanina, diba, nang hindi pa naka-chill. So, ngayon, magpo-frost tayo. Magpa-pipe tayo na yung naka-chill na po. So, ito siya. Talagang na-chill to overnight. Malaki yung difference talaga. Pero ito, konting difference lang. Kasi 1 hour lang eh. Ito yung chinil natin. So, gamit natin na piping tip ay closed star. Ano? Open star pala. Ayan. Okay.
Kanina pa to, 1 hour na tong nasa room temp, o diba naman? So, wala siyang ka-ano-ano dyan. Ganon pa rin yung itsura niya. So, ayan. So, wala masyadong difference kasi 1 hour lang, I mean big difference kasi 1 hour lang ng pag-chill natin. Pero parehas naman siya. At least, mas ano lang yung consistency niya. Mas define lang siya dito, diba? Ito po yung ano natin. Ito po yung na-chill natin ng 1 hour. Ayan. At ito naman yung hindi natin chinil after nabit natin yung frosting. Ayan, 250 grams. Ito 280 grams na ng water dito. Diba? So, pwede pa talaga dumagdag ng water. Basta na-chill natin. So, ayan na po guys. Natapos na natin i-prepare ang ating whipped frosting. So, nakita niyo naman kung gaano siya ka-stable, diba? So, ito, pinipe natin na 250 grams na nakaset lang siya dito sa countertop. Nakatambay lang habang ito naman ay chinichill natin for 1 hour. Na meron na tong 280 grams kasi nagdagdag tayo ng 2 tablespoons. So, 30 grams ang nadagdag dito. Ito, here. So, ito siya, 250 grams. Na hindi natin chinil. So, pwede natin gamitin talaga agad-agad. So, tingnan nyo naman, wala namang nangyari sa kanya, diba? O, kahit ganyanin natin. So, very stable talaga siya. Okay? So, that's it. Ayan. So, ito, pag chinil natin ito, i-increase pa po ito ng bonggang-bongga. Mag-volume pa talaga yan. Okay? So, yun lang kung bakit natin gusto ipa, bakit natin ina-advise na i-chill kasi nga, para magkaroon ng maraming volume ang ating frosting. Kung hindi natin i-chill, saktong volume lang. Pero kung gusto niyo ng maraming volume, mas magandang chinichill natin at magiging glossy at smooth yung ating, magiging glossy at more magiging smooth ang ating frosting. Ayan. So, kung na-enjoy niyo po ang ating video, please don't forget to like and don't forget to subscribe pag hindi pa kayo nakasubscribe and don't forget to build that and don't forget to click that bell icon para po kayong ma-notify sa ating mga susunod na video. Ayan. So, maraming salamat sa inyo, sa inyong panunood at pagtitiwala sa ating channel, MC This World. Keep safe guys and God bless. Bye!